Dito nga tayo ngayon sa tapat ng Amazing Show dito sa may Jokno Avenue dito sa malapit sa PICC. So, ito nga. Tumambay muna kami ni Gizmo saglit at nag-vlog lang tayo. So, solo rider tayo ngayon eh. Kita-kits na tayo mga ka-tips ha. Supportahan nyo yung channel natin, Billy J Tips. And sana tulungan nyo rin ako makaangat at bibigyan ko kayo ng mga magandang mga videos, mga uploads. And tulungan nyo rin ako. Sana supportahan nyo rin yung channel ko. So, next time sana makaalis din kami nila Boss Red, Red Sweet Potato, nila Tambiolo. And magkaroon ng rides yung Kamote Gang. So, putahan nyo rin pala Kamote on Wheels sa Gagalangin Tondo, Manila. So, marami tayong mga riding gears doon, mga riding jersey, and syempre, mga helmets. Evo helmets, number one. Lagi nyo makikita si Red Sweet Potato doon, Jolo Tambiolo. Si Bernabundat, yung kapatid ni Red Sweet. Syempre, nagbablog na rin siya. Support nyo rin at subscribe kayo sa channel niya. And syempre, ito, Billy J Tips. Ang inyong lingkod. Subscribe, mga ka-tips! So yun mga ka-tips, biyahe lang muna tayo, punta tayo sa may bandang Nova siguro. I-ride lang natin to si Gizmo. So yun, habang bubiyahe tayo, salamat nga pala sa mga sumusuporta sa atin. Una-una na kay Sir Suyanko, salamat sa iyo sa patuloy mong pagsuporta sa channel natin. And shoutout din kay R10 Moto Gym. So bago natin kaibigan yan na moto vlogger, na-meet ko siya sa Vivo One Moto last time. Kay Trip Moto, congrats Puffs, bigating ka na, monetize ka agad, nauna mo pa ako. ang galing ng ginawa mo Puffs. Sana tulungan mo din ako ha, promote mo din yung channel ko. So salamat din kay Robert Bautista, subscribe din kayo sa channel niya, Berting TV. So nandun, nag-aaro siya gaming sa at mga online streaming, yung ginagawa niya, live streaming sa YouTube channel niya. At saka kay NJ Disoma, so bago nating supporter to, shoutout sa iyo Pops, salamat sa pagsuporta. At sana magpatuloy kayo sa pagsuporta sa channel ko ha. Huwag kayo mawawala, yung mga number one pa natin, si Daniel Danya. Pagaling ka na, simpleng lagnat lang yan. Totoo yan. So pagaling ka na, bola lang para yan. Ma-video mo na ulit ko. So shoutout nga pala sa mag-in ako, ingat kayo lagi. Thea, tsaka kay Uel, mahal ko kayo pareho. So shoutout din, Kamote on Wheels. Siyempre, kilala nyo na naman yun. Kamote on Wheels sa Gagalangin Tondo, Manila. Visit nyo ang Kamote on Wheels sa Gagalangin Tondo, Manila. So marami tayong mabibiling mga riding gears doon. Siyempre, mga helmet. Punta lang kayo at siguradong mapapabili kayo. So makikita nyo naman lagi doon Red Sweet Potato, syempre abutan nyo siya doon, libre pa feature. Kay Jolo Tambiolo, shoutout sa kanya. Subscribe din kayo sa channel niya. Kay Berta Bundat, syempre supportahan nyo ang Kamote News. Kaming mga vlogger na nandoon doon na binubuo sa Kamote News, siyempre yung Kamote Gang, yung Kuya Wheels at saka si Kenny Moto. At siyempre yung bago namin staff si Gerald Conti. Conti na lang, makulit na rin yun, sigurado. Shoutout Kamote Gang, Kamote on Wheels. So punta na kayo guys. At siyempre support nyo rin nga pala yung channel ko, Billy J Tips. At patuloy tayo gumagawa ng mga content natin. And
After nito, kung ito mauna ko, yung review natin sa Honda Airblade, abangan nyo. I-review natin yung Honda Airblade ni Red Fleet Potato. So, nakaraan, pinag-session natin to. And ngayon, i-review naman natin. Quick review lang naman, kasi hindi pa naman tayo ganun kagaling. And bigay lang natin yung mga specs nito. And yung usay natin to after a month na nabili to ni Red Fleet. So ngayon, Geeks or Gaming lang tayo. Dala natin si Gizmo. 1.5-year-old na motor natin, si Gizmo. Suzuki Geekser 155. FI nga pala to, si 2019 kasi model to eh. So FI na to si Gizmo. And well, hanggang ngayon, okay na okay siya manakbo. Okay siya, wala akong problema dito. Although nung umpisa, nagka-problema ako sa battery lang niya. Yun lang naman, hanggang ngayon okay na okay siya, wala akong problema dito sa motor kong ito. Punta lang tayo ngayon ng MOA kasi ikot lang natin to si Gizmo. Hindi na ako nakakangayos eh. So ngayon, dito lang, malapit lang. Hindi ko rin kasi maiwan yung mag-ina ko ng malayo eh. So kailangan ko din bumalik agad and maaga pa naman ngayon. Ikot lang tayo, short ride lang to. Stop kaya bumiyahe. So shout out din kay Edison Adorna. Salamat, Pops. So ito mga ka-tips, nasa Luneta area na tayo. And ang daming bikers dito ngayon. Actually may mga tuwa pa ako nagbabike. Kaya lang niyayaya nila ako. Wala ako sa yung bisikleta, hindi ako makasama. Plano minsan makabili ko ng bike ko at makasama rin ako sa kanila. Gusto ko lang bumiyahe talaga eh. Gusto ko lang umikot. Pineflex ko lang si Gizmo. So yun, malapit na tayo, PICC na tayo. Malapit na sa MOA. Ikot lang tayo doon mga ka-thieves. Woo! Sarap bumiyahe. Sarap mag-ride pag maluwag ang kalsada. Pero syempre, hindi ka dapat masyadong nag-aataw sa ganito mga kalsada. O yan, shoutout kay Kuya. Hanap ang motor ni Kuya. O diba? Ayos. Hanap yung motor ni Kuya, diba? Sana makita ko yung mga tropa kong mga biker. Actually makakalangin ko sa basketball yung mga yon. Ewan ko, alam ko MOA pupunta yung mga yun eh. So hindi ko alam kung saan sila sa MOA tumutambay. Tingin lang tayo saglit doon. And then kung makita natin sila, kumustahan lang. Ano, daming kainan dito. Mga kumakain, mga bikers kasi. Dito yung hintuan nila. Mura kasi mga pagkain dyan. Ayan, sa mga gilid-gilid na yan. Tapos ang sasarap pa ng pagkain nila. Grabe. Bola lang yan. Okay, tingin tayo dito. Ilang sukat lang ba ito, Tess? Saan ang bawas ito? Hanggang magkano? Okay, kunin ko na ito ate. So yun guys, nakabili tayo ng isang riding jersey. So ito, ang daming bikers ngayon dito mga ka-tips. Nahanap ko rin yung mga tropa ko na bikers. Ayan, shout out sa kanila. Wala yung mga tropa ko, ang dami nito. Nahanap ko sila eh. Mayroon pa pala dito. Riding jersey. Napakarami pala nagtitinda ngayon dito mga ka-tips. Ayan o. Oh. Mga nakaban sila. So dito lang to sa may papuntang MOA. Pag galing ka ng PICC, yung pinakadulong kali nila. Then yung may hotel. Nakalimutan ko yung hotel eh. Check na lang natin mamaya yung hotel. Lagay ko na lang dito. Hindi ko maalala yung pangalan ng hotel. And then dito, yan. Kung biker ka, dito ka pumunta. Napakaraming mga mabibili dito.
200 yung mga ganyan. Kaya nga eh. Pati niya. Magkaganon din yan, 200. What? So nagpapahuli ano ka din? Nagpapahuli ka din dito? Magkano? Pagkano? Ah, pero assorted. Sige, sige. Okay. So yun mga ka-tips, nakabili tayo dito. And dito ka lang nakapresto lagi, kuya. Dito lang. So dito makikita nyo. Anong kalito? Jokno, tama. So dito sa kabaan lang ng Jokno Avenue, makikita nyo yung tabi-tabi yan. Tabi-tabi itong mga tindahan dito. Pero ito si kuya, mura to. Itong may rebo na puti. Pag nakita nyo siya, puntahan nyo ito. So going to Mowa na tayo mga ka-team. And kahit pa paano, nakapag-lights na rin tayo. So ngayon lang ako nadaan ulit dito at ganyan pala sistema dito, may mga tindahan ng mga ganyan. Murang-mura lang. Talagang 200 pesos, makakabili ka na ng riding jersey. Solo rider ako ngayon. Wala akong kasama. Wala akong mga katropa ngayon eh, na magra-rides. So talagang napakaraming mga bikers dito sa MOA na nagpupunta. Ayan, talagang grupo-grupo din sila eh. So sa dami nito, hindi ko na, kasamaang palad, hindi ko nakita yung mga tropa ko. And hindi na magpa-picture dito. Ito na lang, bumiyahe lang tayo dito, umiikot lang. Yung gas, di ko naisipin yun kasi, di ba, yung makapag-rides ka lang eh. Masarap na yun eh, pang-relax na eh. Minsan lang sa isang linggo. So next time sana magka-rides yung kamote gang, makakit naman kami kahit marilaki lang, breakfast ride. Depende kasi, napaka-busy kasi ni Red Street eh. Kaya dapat bago mag-lockdown, may rides kami. Kaya lang hindi nga natuloy dahil sa pandemic. So, I hope soon matuloy na to. Kasama namin ang Kamote Gang. So, one of these days, magkaka-ride din kami. So, here we go. Nasa Mowa na tayo. Share ride lang tayo dito. Tingin-tingin lang. Ayan. Hindi na ako pupunta sa tabing dagat. Dito na lang ako. Ikot lang ako and then babalik na ako sa bahay. Ferris wheel nila. And then dito tayo. Ayan, nasa dulo na tayo. Ikot lang tayo doon. Then babalik na rin tayo. Shoutout kay kuya. Panintingin niya sa camera natin. So yun mga ka-tips, babalik na tayo sa bahay. Magkaangkas oh, walang barrier. Ay nako, kuya mahuli kayo. Yung barrier kahit hindi siya okay gamitin, no choice naman tayo eh, kailangan natin gumamit yan, mahuli kayo. Kesa mahuli kayo, medyo malaki-laki yung multa na magkaangkas kayo. Kaya sunod na lang tayo sa batas. So, abangan nyo nga pala mga ka-tips yung susunod na vlog natin. Quick review lang tayo ng Honda Airblade ni Red Sweet Potato. Nakaraan na pina-change oil natin to. At panoorin nyo pa yon yung vlog ko na yun. And then, sa susunod, yun nga, quick review tayo ng Honda Airblade. And abangan nyo pa yung mga susunod pa natin mga reviews. Marami pa tayo i-review ng mga motorcycle. So, patuloy nyo sana tangkilikin yung channel ko, Billy J Tips. Sa mga hindi pa nakasuporta dyan, subscribe na kayo sa channel ko. Ito, mga tropang scooters, oh. Diba? Ito, electric yung gamit nila. Ang galing. Ayan, mga electric scooters gamit nila. Shout out po. Ayan pa, oh. Diba? Saya. Ayos. Nice, Pops! Oh, BDJ Tips! Okay. Shoutout sa kanila, mga ka-tips, ha? Check nyo, ayos yung mga, ano nila. Tropa, tropa, ayan, no? Tropa, ayos pa silang kasama. Ayan, no?
mga tropa nating mga naka scooter. Ayos. So yun mga ka-tips, dito tayo ngayon sa tapat ng Amazing Show. And ayan, nakikita natin mga riders natin, mga bikers. And next time, kasi solo rider tayo ngayon, wala tayong mga rides eh. Next time sana makasama ko na yung mga tropa ko. Kamote gang, biyahe naman tayo, Boss Red. So dito ko na lang tatapusin yung vlog natin and babalik na ako sa bahay. So, short ride lang ito ginawa natin and salamat sa inyong lahat. Sana supportahan nyo yung channel ko, Billy J Tips. Subscribe, like, and share. And ito, nandito tayo ngayon. Magpipicture lang ako saglit. Sama natin yung Sigismo. So, dito na lang. Thank you and God bless. Ayos yan, kaya. Ilang CC ang ganyan? So mga ka-tips, may nadaanan lang tayo dito saglit. Ito, ang cute ng mutang niya. 40cc, gasolina din yan? Okay ah. Saan ka ba galing yan? Marikina, tapos nandito ka ngayon sa PICC. Ayos ah. Iwan lang ako ng iba eh. Ganyan din mga dala nila? Mga stand-up sila. Ah, yung mga naka-stand-up, nakita ko nando doon na, gumano na doon. Sa, di ba, joke, no? Kumaliwa na sila ng Bendia ba? Ano ba yun? Bendia yun eh, no? Galing na ng MOA, pabalik na sila. Oo, oh, nakita ko nga, nadaanan ko yung mga grupo na yun. Okay yan ah, talaga, galing Marikina, gano'ng katagal yung, ilang tang ano yung gas niyan? Okay ah. Kaya hindi ba nangangawit? So ganun din yan? Parang yung malaking motor din, ganun din? V-clutch din na ano? Automatic siya, parehong preno. Ah, parehong preno, okay. Hindi ko pa nasubukan yun eh. Okay yun ah. So, ano pangalan mo, Pops? Louis Reyes. Oh, shoutout kay Louis Reyes. Ang cute ng motor niya, oh. Kitang-kita niyo, di ba, mga ka-teams? So, dadaanan ko lang siya dito sa may PICC banda. Okay, ano, Bucket Bike Philippines. Bucket Bike Philippines, grupo niya yun. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so shoutout, Bucket Bike Philippines. Sir, Billy J. Tibbs. Hi. Oh, channel ko, pasupport na lang din. Yes, sir. Oo. Subscribe. Oo, nabusan ako sticker eh. Wala kita, di kita mabigyan. Oo. Billy J. Tibbs. Ito, sir, oh. Sige, sir, ingat din. So, nakita nyo, mga ka-tibbs, ang kitong motor ni Uya, 40cc. Galing pa siya ng Marikina, nandito na siya sa PICC ngayon, dito sa may Bulwagan. Ayos no, Marikina, so dito, kayang-kaya, 800 ml lang yung tangke ng motor niya. Grabe, wala pa ako isang litro, nakarating siya dito, pero nakapagpagas na rin daw siya dyan, banda, yung shell dito sa, ano, sa kanto dyan. Pero okay no, ang tsaga niya no, ang liit-liit ng motor niya, pero gumagawa siya ng rides niya, di ba? Ay, yung sinasabi ko, yung excitement eh, nung pagbiyahe. Iba klase kasi hindi nada lang excitement dito eh. Papa-relax, hindi naman kailangan lumataw ka, hindi naman kailangan ng mabilis ka, hindi mo naman kailangan magpasikat. So, yung ine-enjoy mo yung sarili mo na nagra-rides ka. So, naiwan daw siya kasama niya yung mga nakaganyan, mga scooter na ganyan. O, baka yan na yun yung mga kasama niya eh. Actually, nakaikot na yan eh. Naiwan siya noon. Sabay daw niya kanina. Ang sarap pala mag-rides ng ganito. Solo rider ako, hindi ako nagmarilaki. Dito ako ngayon sa nag-MOA ako. So, pauwi na tayo mga ka-teams. Woohoo! Sarap yung biyahe. Ang luwag ng kalsada. Well, ingat-ingat lang mga ka-teams.